binatikos ng isang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa paulit-ulit umano nitong pagtanggi. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na binatikos ng isang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa paulit-ulit umano nitong pagtanggi tungkol sa pagkakaroon ng tinatawag nitong common understanding sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa usapin na may kinalaman sa Ayungin Seoul. Binanggit din ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang naturang kasunduan sa pagitan ng Manila at Beijing ay hindi lamang naabot noong panahon ni Pangulong Duterte, kundi maging sa kasalukuyang administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi niya na nakamit ng China at Pilipinas ang naturang pagkakaunawaan tungkol sa tamang paghawak sa sitwasyon sa Ayungin Seoul. Ang mga common understanding na ito ay naabot hindi lamang noong nakaraang administrasyon ng Pilipinas, kundi pati na rin sa kasalukuyang administrasyon. Inaakusahan din ni Wang ang gobyerno ng Pilipinas na patuloy na itinatanggi ang mga common understanding. Inanong niya kung ano ba talaga ang isyu ng bansa, kung may tinatago ba ang administrasyong Marcos. Nagbigay ng reaksyon ang tagapagsalita ng China sa naging pahayag ni National Security Advisor Eduardo Anyo na kung saan sinabi niya na ang kasunduan ay hindi kailanman magiging binding sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Sinabi ni Pangulong Marcos na natakot siya sa mga prospect na nasabing kasunduan na kung totoo man binabawi na niya ito, ang BRP Sierra Madre na nakagwaon sa Ayungin Seoul na isang kinomisyon ng Navy ship noong 1999 upang igit ang pag-angkin ng Manila sa West Philippine Sea. Iniulat naman ito matapos sinabi na nagkagirian umano ang isang aircraft carrier ng US Navy at dalawang warship ng People's Liberation Army Navy sa Pasipiko noong nakaraang araw dahil sa ginawang agresibong aksyon ng Chinese Navy. Sinabi sa report ng US Navy na sinubukan umanong harangan ng dalawang barko ng Chinese Navy, ang USS Carl Vincent Aircraft Carrier sa Pasipiko, habang ito ay patungo umano sa South China Sea. Nagsagawa umano ng maritime patrol ang nasabing aircraft carrier sa Philippine Sea ayon sa US Navy patungo na sana sa South China Sea ang USS Carl Vincent. Nang bigla umanong namataan ito ang presensya ng dalawang Chinese destroyer sa nasabing karagatan. Hindi naman nagpatinag ang nasabing aircraft carrier at agad itong nagbigay ng babala sa mga Chinese. Hindi rin umano tumagal ng isang oras ang insidente at sinabi na handa ang USS Carl Vincent na protektahan ang sarili nito laban sa anumang banta. Samantala, sa ibang mga ulat, pinasabog umano ng isang US Navy destroyer ang isang dosenang Chinese drone na dineploy ng People's Liberation Army matapos lumapit ang US warship sa isang artificial island ng komunistang bansa sa West Philippine Sea.
Sinabi sa report na sabay-sabay umanong winasak ng USS Benford ang Liver-class destroyer, ang isang dosenang Chinese drone na peligroso umanong lumapit sa nasabing warship noong mga nakaraang araw. Dineploy umano ng US Navy ang USS Benford malapit sa kagitingan WIP na kung saan nagtayo ang China ng isang artificial island. Ngunit bigla umanong na-detect ng nasabing warship ang paparating na mga Chinese drone. Sinabi ng US Navy na ang mga Chinese drone ay naglagay umano sa peligro sa buhay ng kanilang mga crew. Kaya't agad nagdesisyon ng commanding officer ng USS Benford na si Jonathan Hightower na pasabugin ang mga drone. Agad naman binatikos ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wingbin ang ginawang agresibong aksyon ng US Navy sa West Philippine Sea at sinabi na wala umanong karapatan ng Amerika na lumapit sa teritoryo ng China at galawin ang mga aset nito sa Yongsu Jiao o kilala sa Pilipinas bilang Kagitingan Reef. Iniulat naman ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Miguel Aguilar noong nakaraang araw na maraming bansa ang nagpahayag ng interes na magsagawa ng joint military exercise sa Pilipinas. Tinanong si Aguilar sa isang public briefing ng bagong Pilipinas ngayon kung magkakaroon ba ng iba pang mga pagsasanay matapos matagumpay na nakumpleto ang Joint Maritime Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Sinabi ni Aguilar na marami umanong bansa ang gustong magsagawa ng Joint Military Exercise kasama ang Armed Forces of the Philippines at sa katunayan, pinaplansa na ng sandatang lakas ang mga kinakailangang patakaran, references at agreement upang magkaroon sila ng tamang proseso. Sinabi ni Aguilar na hindi pa nila maaaring ibunyag sa publiko ang anumang karagdagang impormasyon ngayon ngunit binigyan din niya ng mga hakbang na ito ay magpo-promote sa interes ng Pilipinas. Sinabi niya na maraming bansa ang interesado makipag-partner sa Armed Forces of the Philippines lalong-lalo na sa pagsasagawa ng mga military activities at naniniwala sila na ito ay makakatulong sa pagsulong sa ating pambansang interests.